mga kakonyang, magagawa tayo ngayon ng black fungus na may century egg. Ayan ang ating mga ingredients. So maglalagay tayo dyan ng 2 kutsarang oyster sauce. Saka natin ilagay ang 1 kutsarang light soya sauce. Maglalagay tayo dito ng 4 na kutsarang black vinegar. Ayan, haluin natin siya para mahalo, halo, halo. At maglalagay tayo ngayon ng 2 kutsara at kalahating Sichuan sauce. Kung gusto mong mas maanghang, pwede mo po siyang dagdagan. Maglalagay rin tayo dito ng 2 kutsarang asukal. At 2 kutsarang sesame oil, pandagdag flavor. Haluin lang natin siya mga kakunyang, saka natin lalagyan ng 2 kutsarang minced garlic. At 2 kutsarang shallots. Ayan, okay na ang ating sauce. So, hahalu-haluin na lang natin siya hanggang ma-well combined at matunaw ang ating asukal. Ayan, ilalagay na natin ngayon ang ating black fungus or wood ear. Yan po guys ay kailangang linisan ng maigi. Binabad siya at pinakuluan at hinugasang mabuti dahil yan po ay medyo marumi. Saka natin pinatiktikan para mawala ang mga tubig. Ihalo na natin at haluin para malagyan lahat ng piraso ng ating sauce. Ayan, it's time to transfer sa ating serving plate. Saka natin ipapaibabaw ang ating century eggs. Hiwain natin ito ng 6 na piraso. Pwede rin pong 4 na piraso, 4 na hiwa sa 1 piraso. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. Ayan, naghiwa na rin po ako ng spring onion para sa pang-garnish. At kung meron po kayong sesame seeds, it's so much better. Lagay na natin sa plato at tatakpan po natin ito pag nailagay na ang ating century eggs. And ilalagay natin sa loob ng ref for 30 minutes bago natin ito ihain. Ayan, ayusin lang natin siya sa ibabaw. Depende sa'yo kung paano mo siya aayusin. Pwede mo rin ilaglag o pwede mong ayusin kagaya ng ginagawa ko. Ayan. Saka natin ilalagay yung mga natirang sauce sa ating bowl, mixing bowl. Ikalat lang natin para malagyan yung ating century egg. Kung gusto nyo mas maanghang, pwede nyo pong dagdagan ito ng Sichuan sauce or malaka sauce. Ayan, okay na. So, lalagyan na natin yung ating toppings na yan, ang ating spring onion. Maglalagay din ako dito ng roasted sesame seeds.
Yan, ready na siya. Tatakpan na lang natin ng cling wrap at ilalagay sa ating ref.